kasi tayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Poong Jesus Nazareno, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisang atid ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Matapos ang unang araw ng paggawa, muli tayong bumabalik sa Diyos upang magpasalamat sa biyaya ng maghapon. Pagdasal din po natin ang lahat ng mga taong ating pinangakuang ipagdadasal, ang kagalingan ng mga may sakit, ang tagumpay ng mga naghahanap trabaho, at ng lahat ng mga magbo-board exams sa mga natitirang araw sa buwan ng Oktubre. Upang sama-sama tayong muling mabiyayaan ng Diyos, hingin din natin sa Kanyang kapatawaran sa lahat nating nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at ihatid tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang iyong kalooban, upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo, sa ngalan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nananalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin,
Nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo na po ang lahat. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot si Jesus, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinalaysay ni Jesus ang talinhagang ito, "Ang bukiri ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig, magtatayo ako ng lalong mas malalaki, at doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito ay babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang hapon po sa ating lahat.
Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating misa ngayong pong unang araw ng paggawa, ngayong buwan ng Oktubre at 29 na linggo sa pangkaraniwang panahon. Paumanhin po, kundi man tayo nakasimula ng nasa oras, nagkaroon lang po ng konting problema sa schedule. At any rate, may misa naman ho tayo ngayon. Nandito naman ho ako. At any rate, kanina ho sa ating unang pagbasa mula sa aklat, sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, meron ho tayong narinig na mga salita. Ang salitang pinawalang sala. Pinawalang sala. May kasalanan, ngunit may nagpasya na wala siyang kasalanan. Pinawalang sala. Yun hong salitang pinawalang sala ay sasabihin natin, mauunawaan natin na ito'y pagpapasya ng isang tao na ang kasalanan ng isang tao ay tingnan niya ng hindi kasalanan. Kaya't siya na tumitingin sa isang taong may atraso, pagmamalabis o pagkukulang, kanyang pinawawalang sala ang taong nagkasala. Now, ito ho'y walang ipinagkaiba dito ho sa ating Ebanghelyo mula kay San Lucas, kung saan ang isang mayaman na ginamit na Jesus bilang talinhaga ay nagpasya para sa kanyang sarili. Nasa dami ng kanyang ari-arian at ani, nagpasya siya na gibain ang kanyang mga kamalig at upang maitabi, maitago para sa kinabukasan ang kanyang mga abot-abot at naguumapaw na mga ani at ari-arian. Nagpasya siya para sa sarili. Now, kung pagsasamahin nun natin ang dalawang ito mula ang aklat ni San Pablo sa taga-Roma, sulat niya sa taga-Roma, at ito pong ebanghelyo natin mula kay San Lucas, kapwa sila nagpapaalala sa atin sa kahalagahan ng ating pagpapasya. Our capacity to decide. Meron ho tayong gift of decision making. May kakayahan tayong magpasya. At sa tingin ko po, ito ang pinag-uugnay ng dalawang pagbasa. Sulat ni San Pablo sa taga-Roma tungkol sa pagwawalang pinawalang sala, at gayon din ang Ebanghelyo tungkol sa mayamang nagkamkam ng kayamanan para sa sarili. Na sana sa atin hong mga nakakapakinig ngayon, lagi ho nating pagsisikapan na patalasin, to sharpen, no? Papatalasin natin, tatalasan natin ang ating kakayahang magpasya, lalo lagi higit para sa mabuti. Palagi para sa mabuti. Because we have the tendency to decide for our own good. Kadalasan naman ho, yan, ganyan eh. Self-preservation. Ano bang ganansya ko dyan? Ano bang kikitain ko dyan? Ano bang makakabuti para sa akin dyan? Ano bang mapapala ko dyan? Pero ho, kaya ba nating isipin din at magpasya kung ano naman ang makabubuti para sa iba? Kahit sabihin natin, wala naman akong mapapala. Tulad doon ang sa sulat ni San Pablo sa taga-Roma, nagpasya ang Diyos na tayo'y walang sala. Tayo'y kanyang pinawalang sala. May kasalanan. Ngunit dahil sa laki ng kanyang habag, God is mercy, He decided all of us to be forgiven. Tayo'y kanyang pinawalang sala. May kasalanan, ngunit binaliwala niya ang ating kasalanan. Hindi kinonsinti, hindi sinangayunan. Ngunit dala ng kanyang habag, para at pagmamahal sa atin, kahit tayo'y may kasalanan, He canceled all our sins. Nagpasya siya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ikabubuti natin na tayo ay pinawalang sala niya. Ito rin ho ang sinasabi ni San Lucas at ng Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Lucas.
na kung meron man ho tayong pag-iipon, pagkakamal ng kayamanan, pag-iimpok, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Lagi ho nating balikan yung atin hong pambansang awit sa simbahan. Of course, iba ho yung himno sa Poong Nazareno. Di po ba ang awit lagi ng mga Pilipino at Katoliko, ang pananagutan, walang sinuman ang nabubuhay, anong kasunod? Para sa sarili lamang. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos para sa isa't isa. May pananagutan ho tayo. Kumbaga, sagot kita sa Diyos, kaya't ako ang mananagot para sa'yo sa Panginoon. Sasagutin ko na, wala kang kasalanan, pinatatawad kita. At kung ako may pinagpala ng Diyos ng kayamanan, kasaganaan, hindi ko ito gagamitin para sa sarili lamang, kundi itutulong ko sa higit na nangangailangan. Ito ho sana ang ating pagsikapang mangyari na tayo ang maging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa isa't isa. Ako nawa ang maging pagpapatawad ng Diyos sa iba. At ako nawa ang makapagbigay at makapaghatid ng kanyang kasaganaan sa lahat ng umaasa at naghihintay. Hindi para sa akin. Kalimutan ng sarili at laging isipin ng iba. Ito ho ang ginawa ng Panginoon ng ating Poong Nazareno. Hindi na niya inisip ang sarili niyang magpasa ng krus, yurakan, pagtulong-tulungan, mamatay sa krus. Ang inisip niya, tayo. Ang inisip niya, iba, hindi ang sarili niya. At nawa, tayo hong nagdedebosyon sa mahal na Poon, ito ang ating tutularan. Tulad niya, aking gagawing walang sala ang iba. Tulad niya, pagsisikapan kong ang pagpapala niya ay maging kasaganaan para sa iba. Meron hong awitin sa Ingles na less of me and more of God. Less of me and more of God. Hindi na ako, Lord, kundi siyang gusto mo. At ang gusto ng Panginoon, managot tayo, panagutan natin, unahin natin ang bawat isa. Nawa sa atin hong palagi ang pagdedebosyon sa mahal na Poon, sa katagalan, sa kalaunan, tayo nawa ang kanyang maging daluyan ng pagpapala at pagpapatawad sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na dapat nating pahalagahan sa buhay. Ang ating tugon sa bawat kahilingan, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ulitin natin. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at ang pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo
sa mga hindi nakaaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ng awa ng Panginoon ang liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Patuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan ng mga mamamayan sa Israel at Palestine, maging ang mga sundalo at mga peacekeeping forces, magtagumpay nawa ang kapayapaan at ang pagkakasundo sa mga lugar na may hidwaan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Basbasa mo po ang pagsisikap ng mga naghahanap trabaho, ang lahat ng mga nag-board exams at magbo-board exams pa, ang mga physicians, ang mga geodetic engineers, ang mga electronic engineers at technicians, lahat nawa sila ay makatagpo ng katuparan ng kanilang pangarap. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. At para sa kagalingan ng mga may sakit, kaligtasan ng mga naglalakbay, at para sa maayos at malinis na halalan at pangangampanya sa kasalukuyan, manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Sa katahimikan, ipagkatiwala natin sa Diyos lahat nating mga kahilingan. O Diyos, Amang makapangyarihan, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa pagbibigay mo sa amin ng kakayahang magpasya. Nawa sa aming pagpili at pagdedesisyon, lagi nawa naming piliing ihatid sa iba ang iyong pagpapalang ibinibigay, ang pagpapatawad sa lahat at ang kasaganaang hinihintay ng iba. Kami nawa ang maging daluyan at tagapaghatid nito sa kanila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating nakayanan, kasama ng lahat nating mga intensyon, kahilingan, pasasalamat at mga taong pinagdarasal ay maging kalugod-lugod nawang lahat sa Diyos na makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang.
Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikihirapan sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang labari ngalan ng Panginoon. O sana, sa sangitaasan. Magsilahot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad nang sabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oo, Jesus, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, ang aming Santo Papa sa Roma, ni Jose na aming Arsobispo dito sa Maynila, at lahat ng obispo't kaparian
at ang iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ang Ina ng Diyos, ang Nuestra Senyora del Santísimo Rosario, ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, at ng lahat ng mga apostol, kasama na si San Juan Bautista na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tulad ng Panginoon, hindi niya sinarili ang Diyos Ama, bagkus ibinahagi niya sa atin ang kanyang Ama, kaya't pinahintulutan niya tayong tawagin ng Diyos na atin ding Ama. Sama-sama natin ngayong awitin ang panalangin ng pagbabahagi ng Diyos sa atin, ang Ama namin. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang siyang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaang hatid at hangad ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Paborito ko ho ang salitang sa taong gusto may paraan.
taong ayaw, maraming dahilan. Ang ating pagpapasya ay iginagalang ng Diyos. Sana'y gustuhin nating pawalang sala sila at gustuhin din nating ibahagi sa iba ang biyaya niya. Simulan po natin sa paghahatid ng kanyang kapayapaan sa iba. Peace be with you. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, nagpasya siyang maging tinapay sa nagugutom, inumin sa nauuhaw, mapalad tayong lahat na tutulad sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ihatid nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Me and embrace me.
my Savior, my Lord. Guide me each day to learn how to love. I am your servant and you are my King. I offer you my heart and my mind. Use me, Lord Jesus, my God. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na October 24, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jason H. Lacuerta, Parish Priest, St. Mary Gorete Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Available na po ang ating mga All Souls Envelope sa mga nagnanais. Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog upang mamuhay sa kalangitan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Atin pong tanggapin at baunin ang pagbabasbas ng mahal na poon. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan po ninyo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong masaganang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may pasasalamat at utang na loob na tinatanaw. Basbasan po ninyo ang lahat nilang mga intensyon at mga taong ipinagdadasal. Lalo tigit silang mga di nakakasimba dala ng iba't ibang kadahilanan. At nawa ang pagbebendisyong ito ang magpaalala sa amin sa binyag
kung saan kami nangako na ikaw ang pakamamahalin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lagi ng makapangyariang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa. Humayo tayo at unahin ang iba tulad ng ginawa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Sabay-sabay. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,